Good day. Welcome to Bumper 526 Horizon. We are on the series of videos about PMA. I hope nakakatulong yung first video ko na very informative. Things to know before taking PMA entrance exam. Lalo-lalo na sa mga aplikante at sa mga magulang. So, nakapag-apply na ba kayo? Or na-convince na ba ang magulang nyo o kapamilya para makapag-take ka ng PMA entrance exam? So may mga nagtatanong po sa akin kung may reviewer po ba ang PMA entrance exam. Ang sabi ko, meron. Mag-apply ka, mag-exam. Kung hindi ka pumasa, aba, you've got the best reviewer. Actual exam pa. So, kidding aside, wala po akong alam na may published na reviewer para sa PMA entrance exam. Okay, kung bago ka po sa channel ko at gusto mong matuto pa about PMA, at gusto mong sundan yung naging journey ko sa PMA at malaman ang experience ko sa loob, like and subscribe. Huwag mo na rin kalimutan na i-hit yung notification bell para lagi ka updated sa video natin. Ang tanda ko po, may mga sample questions na pinapakita sila sa website. So kahit wala po yung reviewer, okay lang, given naman yung subjects na we need to review. Just like the algebra, geometry, English grammar and composition, reading and comprehension, verbal numerical reasoning and pattern analysis. So kung isa-summarize natin, tatlo: English, math and logic. So on my part mga kabampar, ang ginawa ko nung panahon ko para makapag-review ako, nag-apply ako sa mga universities ng college entrance exam. While nag-review rin ako noon ng college entrance exam, yung tinatawag na NCEE. So bago ako nag-exam sa mga universities, so naghanap ako ng mga review materials katulad sa civil service exam, LET exam, licensure examination for teachers, UPCAT. Yan, nagbasa din ako niyan para may review. So, sa mga review materials, ang gagawin mo lang, piliin mo yung mga subjects or mga tanong na related sa subject na dapat reviewin. So sa dinami-dami ng pinag-examan ko, naging confident ako, medyo relax na ako, alam ko na kung paano i-manage yung time. Ganun, yun ang naging impact sa akin nung pag-exam ko sa maraming. So, sa ngayong panahon, marami ng means. Andyan ang technology, andyan ang internet. Madali na makapag-review. Click mo lang yan, search mo lang yan. So, madali ka na makapag-review. Okay, so sa mga nagbabalak mag-apply at interesado maging PMA cadet, ito yung lagi kong sinasabing tip. Kung hindi ka pa-graduate na high school, check mo agad yung general point average ng mga subjects mo. Tingnan mo kung maabot ka na ng 85 and above. Para pag hindi pa, pwede mo habulin. Para pag graduate mo ng high school, 85 and above ka. Kasi nung panahon namin, dapat 85 and above ang GPA mo sa high school para pag-take ka ng exam. Ngayon, pwede na yata mag-exam kahit below 85%. However, secondary or waiting list ka. So, another tip na pwede kong ibigay sa mga mag-a-apply at mag-exam. Bago ka magsimulang sumagot sa PMA entrance exam, i-evaluate mo muna yung total minutes versus number of items. Para alam mo kung magkano or ilang time ang i-google mo sa bawat question. For example, meron kang 40 items at meron kang 20 minutes.
So, doon, kung titingnan mo, bawat isang tanong dapat 30 seconds ka lang. Other than that, pag sumobra ka, maapektuhan yung remaining questions sa dulo. Okay, another tip for the actual exam. If you do not know the answer, don't leave it blank. Make an intelligent guess. How is that? Ang gawin mo, pumunta ka agad sa answers. Hanapin mo yung pinakamalapit at pinaka-practical na sagot para sa tanong. So, last tip, after the preparations you made, don't forget to pray and ask the divine providence of the Almighty. Tandaan mo, kung para sa'yo yan, bubukol. Okay, so with that, thank you. Sana po nakatulong yung konting information natin. So sa mga makakapasa, sagutin natin sa next video yung ano yung mga next step na dapat i-prepare natin. At sagutin na rin natin kung mahirap bang magplebo sa PMA. By the way, kung meron po kayong katanungan, suggestion, or comment, send us your message. Sagutin po natin yan. Para po masundan nyo ang ating Take the PMA Challenge, like and subscribe. And huwag nyo na rin po kalimutan na i-hit yung ating notification bell para po updated kayo lagi sa ating video. Bye-bye. Thank you. We are the bell, skeleton, we are, bring us the honor.